topic natin sa araw na ito ay masakit na sakong at masakit na paa. Marami sa atin sumasakit dito sa pinakasakong natin. Maraming mga tao may ganyang problema. Ipapaliwanag natin bakit sumasakit ang kanilang sakong. Nakikita nyo sa x-ray na ito ay may tumubong parang tinik dun sa inyong sakong. Kaya siya sumasakit. Ito ay isang calcium deposit. So yung buto may tumubo dun sa inyong sakong mula sa calcium na siyang dahilan ng pagkakaroon ng kirot. Lalo na doon pag tinatapak nyo yung inyong paa at tatama doon sa laman, doon sasakit. Madalas to doon sa pinakailalim ng inyong paa o yung tinatawag nga nating sakong. Calcium deposit yan ha. At may problema din sa buto, doon sa muscles at saka doon sa ligaments ng inyong paa kasi nga laging nasasaktan kapag kayo ay nagja-jogging, mali ang inyong sapato, sobrang sikip, o kaya ay medyo bumibigat tayo o tumataba. Matagalan ang pananakit nito, talagang yung iba pinahihirapan. At maraming mga sakit ay may kasamang ibang sakit din, kaya nagkakaroon ng ganong problema. Isa na nga dito yung matinatawag na plantar fasciitis. Ipapaliwanag natin mamaya ano yun. May mga risk factors o dahilan bakit mas sumasakit ang ating sakong, gaya ng maling paglakad. Bakit mali ang paglakad? Kasi walang arch dun sa inyong paa. Mamaya ipapakita din natin yung itsura ng flat foot o masyadong diretso o flat ang inyong talampakan. Sa sobrang pagtakbo, jogging, kung ang trabaho nyo, maghapon nakatayo, bumibigat. Pag may diabetes din, naaapekto yung nerves at maling mga sapatos na ating ginagamit. Yan ang kadalasang dahilan ng pagsakit ng ating paa. Ito din ang another drawing. So dyan, may tumubong parang tinik dun sa inyong sakong. So ito yung tinatawag nating heel bone. So minsan, maraming mga dahilan kung bakit apektado to kasi may mga problema din dito sa bandang taas o dito sa ilalim ng inyong paa. Ito yung tinatawag nating plantar fasciitis. So magkasama yon kapag nahihila itong ligament na ito, nagkakaroon din ng sakit dito sa inyong sakong. So madalas magkasama yung problemang yon. Mga dahilan ng pagsakit ng ating paa at ng ating sakong, pwede na fracture, hindi nyo alam, natapilo kayo, may konting fracture dyan sa inyong buto. Kapag umiidad tayo, alam nyo, napupudpud na yung taba o yung laman, yung shock absorber natin dyan sa ating sakong. Pag nipis nyan, pag tapak natin, syempre sasakit yung buto. Yung sinabi nga natin, yung fascia dyan, nagkakaproblema. O kaya yung dito, yung tendon sa likod ng ating binti. Magkakasama yung mga sakit na yan. May iba't ibang dahilan ng pagsakit nga ng ating sakong, ng ilalim ng ating paa, at ng buong binti na rin. Ano. Yan. Pwedeng may arthritis, problema dun sa mga tendon. Pinakita lang natin kung ano yung mga iba't ibang dahilan. Yan. Kasama nga, plantar fasciitis. Ito yung madalas dahilan, yung bone spurs na tinatawag na fracture at saka mga arthritis o kaya ay numinipis dun sa ilalim dahil sa pag-edad. Nawawala yung cushion o yung shock absorber ng ating paa. Ang plantar fasciitis, dito buong paa naman yung kanyang sumasakit pero pareho ang pagsakit ng heel spur at saka ng plantar fasciitis, yung pagsakit ng sakong. Madalas nandito siya sa may sakong o kaya naman dun sa buong paa. Tapos, sasakit siya dun pag unang tapak ninyo sa umaga. Diba, syempre, hindi nagamit yung buong paa. Ngayon, pag tapak nyo dun sa inyong paa, dun siya sasakit pag ginamit ninyo. Parang tinutusok, ang sabi ng iba, parang hinihiwa. So, ganun siya kasakit. At saka halimbawa naman, nagpahinga kayo, matagal kayong sumakay ng jeep, ng bus o ng kotse. Pagbaba nyo, dun sa unang tapak, doon siya sumasakit.
at saka yung mga matagalang nakatayo dahil nga pudpud na yung ilalim ng kanilang sakong, sumasakit na din. Yan yung mga dahilan. Ito pa isang dahilan, ano? Ito yung sinasabi kong flat foot. Dapat may arko dyan. Pero ang problema, dun sa normal na paa, ito yung normal na paa. Yung iba, masyadong flat foot. Kaya naiiba yung kanilang pagtapak. So, nagiging dahilan niya ng pagtubo nung parang tinik nga dun sa inyong ilalim ng sakong. Yan, another picture lang. Ito yung flat foot. Ito, ganito ang gusto natin. Bakit natin pinapaliwanag to? Kasi yung gamutan, magdedepende dyan sa arch ng ating paa o yung arko. Ano ang mga dahilan para matanggal yung sakit dun sa ating talampakan? Lagyan mo ng kutsyon dito sa iyong sakong. Lagyan mo ng arch dito nga. Kaya magbibili tayo ng pang-support. Sa gabi, pwede niyong balutan. Tamang paglakad. Yung iba, pwedeng malamig kapag sobrang sakit. Pero yung iba, pwede rin maglalagay ng mainit na tubig sa isang bote. At mga 10 to 15 minutes, lalagyan ng warm compress. Siyempre, kailangan yung mga foot support natin katulad ng mga sapatos, tamang klase ng sapatos. Tama din yung fit ng inyong sapatos, hindi sobrang sikip, hindi sobrang luwag para may suporta ang inyong paa. Mag-i-stretching o warm up pagkagising sa umaga kasi nga unang tapak eh. So, kailangan doon kayo nag-stretching. Tapos, yung shoes ninyo, kailangan medyo may taas. Tayong mga Pilipino, napakahilig natin sa chinelas na manipis, kaya napupudpod ang ating sakong. At kung meron, kung bumibigat na tayo, kailangan magbawas-bawas tayo ng ating timbang. Ito yung mga example na pwede natin gawin. May mga nabibili nito sa mga botika, panglagay dun sa inyong sakong, ilalagay dun sa sapatos. Ito yung mga exercises, kumuha ng bola at ipagulong-gulong. Pwede din yung bote na may mainit na tubig, 10 to 15 minutes, ipagulong-gulong nyo sa ilalim ng inyong paa. Ito yung stretching na sinasabi ko. Upuho kayo, tapos iikot-ikot ang inyong paa pagdating ng umaga kapag bagong gising para bago nyo itapak, nakapag-stretching na kayo o bago kayo mag-running, mag-jogging, mag-exercise, gawin nyo yan. Up and down. Oo. Up, down, pwede yon. O pwede rin paikot. At pag masakit ang inyong paa, pwede rin kayo na ang mag-self-massage. Umupo lang kayo, mag-di-quatro kayo at i-self-massage dito sa inyong talampakan. Lagi nating sinasabi, ang rubber shoes ang pinakamagandang sapatos na pwede nating suotin. Bakit? May arch support yan, malambot, nabibend. Kahit tutumayo kayo ng maghapon, may suporta, may shock absorber ang mga ganitong sapatos. Kung gusto nyo naman ng sandals, meron ding mga malalambot na sandals at makikita nyo may 1 inch. Halos 1 inch, ayaw natin yung flip-flops natin na sobrang nipis kasi parang nakasayad ka na talaga sa simento na ubod ng tigas. Tsaka nakikita nyo, malambot dito. Saan makakabili niya, Doc Lisa? Ito, punta lang kayo sa mga, alam ko ho, medyo mahal, pero sa mga department store, hindi ho sa sinasabi ko. Pero sa SM, nakita ko marami ng mga ganyang sapatos. Piliin lang natin yung malambot, tsaka nabibend. May kamahalan lang konti, kumpara dun sa mga baklaran, pero kung kayo naman ho ay nasa probinsya, halos lahat ay may department store na doon, pwede niyong bilhin. Yung huli nating treatment, pwede din ng opera, pero kung pwede sana, pinakahuli na yan. Or talagang sobrang sakit na, bago natin ipagawa. Sino ang mga gumagawa niyan? Yung mga doktor na orthopedic surgeon. So tayo, magpapagamot tayo sa orthopedic surgeon kapag masakit ang ating talampakan. Pwede rin po tayong pumunta sa mga rehab medicine doctor para sa ating physical therapy o magpaturo sa ating mga physical therapist. Marami silang maituturo sa inyong mga stretching at exercises at para ma-relieve yung pain na nararamdaman ninyo.
anong gagawing test, x-ray. Pero hindi lahat na, yung iba kahit wala pang tinik, nakakaramdam na rin sila ng masakit na paa. Kailan po talaga emergency yan? Eh, syempre kapag buwan na nararamdaman nyo, or kaya biglang sobrang sakit, baka hindi nyo alam na trauma, na aksidente kayo, pupunta na kayo agad sa inyong doktor kasi sabi nga natin, baka na-fracture kayo. So, yun lang ho, sana makatulong dahil napakaraming tao ay problema talaga itong pagsakit ng paa at ng sakong. Like and share po.